Check. Ayan, tumakas. Alright. So, ayan. Pag-uusapan po natin ngayon yung conclusion ng Pursuit of Love series natin. Ay, na. Nang about love. Answering the questions about romantic love and about marriage. And this morning, nasa part 5 na po tayo. So, nasagot na natin what, who, when, where, why, ngayon, how, paano natin ito i-apply. So, bago po lahat, tayo po yung mukha at muna lang. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat sa umaga nito. Lumalapit sa inyo na may kababang puso na nalaman namin, Panginoon, na wala kaming kakayanan na iligtas ang aming mga sarili, lalo na may tama ang ating mga pamumuhay, ang aming mga affections. Kaya dalangin po namin sa oras na ito, sa aming pag-aaral, patuloy niyo kaming baguhin. Hayaan niyo, Panginoon, ang mga isipan namin na isubuko sa iyong kalooban, sa iyong katuruan, Panginoon, upang magawa namin ang iyong inuutos. Salamat o Diyos sa katalinuhan na patuloy niyo pong binibigay sa amin sa pamagitan niyo para na Espiritu. Dalangin po namin na patuloy kaming lumakas sa pag-aaralan namin, sa aming spiritual na buhay. Patuloy kami mapabanal at magkaroon kami, Panginoon, ng panibagong sigla at galak sa pagsunod sa iyo, O Diyos. Tayong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Teka lang po. Ayan. Check. Ayan. Sige po. Part 5, The Pursuit of Love. We're answering the question, how? So, we're going to present the biblical case this morning regarding romantic love. And in view of the biblical marriage, kaya po, isa-isahin po natin ito. In our preliminary, we have to note that love stories in the Bible are not black and white templates, but good places in learning principles. Example, Jacob's 7 years courtship and Isaac's waiting for wife. This is not prescriptive, no? Hindi ito yung kailangan nating sundan na template para magawa natin yung sinasabi nating biblical example, but rather we take the principle behind the action. So there is no black and white. Parang wala yung audio. Ayan. Okay na. Ayan. There's no black and white template. Walang isang sagot kung papaano na step by step from point A to point B. But rather, it is a case-to-case basis, but the principles remains the same. So, yung principles, yung standard na sinusunod natin para maganap natin o magawa natin yung tamang paraan ng pag-pursue ng romantic love or ng marriage. So, here's the case. Arranged marriage of Isaac and Rebecca under the period of patriarchy. There's an element of personal consent. So, nandoon na yung idea ng arranged marriage, pero kagaya sa ating confession sa LBCF 1689 London Baptist Confession, kinakailangan doon i-reiterate na kailangan merong consent, merong agreement between the yung manliligaw pati yung nililigawan. So basahin po natin sa yan. Genesis chapter 24 verse 51. Ayan, sabi po dito verse 51, and sabi, "Behold, Rebecca is before you. Take her and go, and let her be the wife of your master's son, as the Lord has spoken."
When Abraham's servant heard their words, he bowed himself to the earth before the Lord. And the servant brought out jewelry of silver and of gold and garments and gave them to Rebekah. He also gave to her brother and to her mother costly ornaments. Somehow may idea dito nung ano, no? Nung parang dowry. No, sa ibang kultura may ganun eh. Yung nagbabayad. Hindi naman bayad. Nagbibigay ng gifts para dun sa nililigawan. Sa ibang culture, yung nililigawan, yung nagbibigay o yung gustong mag-asawa, like sa India, some of them, pag gusto mag-asawa sa ibang kultura nila, kasi napaka-diverse ng culture sa India, yung kababaihan yung nagbabayad. Depending kung mag-demand yung family ng kotse o ng farmland o ng kalabaw, depende yun. Yung ano, visor. Yan. Tapos, sa iba naman, like dito, sa case na ang story ni Rebecca, yung side ni Abraham yung nagbigay ng mga gifts. So verse 54, and he and the men who were with him ate and drank, and they spent the night there. When they arose in the morning, he said, send me away to my master. Her brother and mother said, let the young woman remain with us while at least 10 days, after that she may go. But he said to them, do not delay me, since the Lord has prospered my way. Send me away that I may go to my master. They said, let us call the young woman and ask her. And they called Rebekah and said to her, will you go with this man? She said, I will go. So they sent away Rebekah, their sister and her nurse, and Abraham's servant and his men. And they blessed Rebekah and said to her, our sister, may you become thousands of 10,000s, and may your offspring possess the gate of those who hate him. So makita natin dito yung courtship process o yung pagliligaw dun sa babae. Kahit may arranged marriage, there is still the consent na nanggagaling dun sa manliligaw, syempre, at dun sa nililigawan. Kahit nandun na yung agreement ng family. So, there's an element of personal consent. Sa ibang idea kasi, kapag sinasabi yung arranged marriage, walang boses yung ikakasal, kundi yung magulang lang. So, hindi ganun yung sinasabi sa Bible. Love truly starts at marriage. It's fixated on the covenant of marriage. So, makita natin dito yung idea na ang pag-ibig, yung romantic love, sa kasalan talaga siya nagsisimula. Ito yung napatunayan ko nung ako'y kinasal. Akala ko, head over heels in love na ako sa asawa ko, sa fiancé ko nung time na yon, nung engaged pa lang kami. Pero nakita ko yung difference ng mag-asawa na kayo, totoo na dun talaga yung masasabi natin, doon nagsisimula yung talagang pag-iibigan. Okay? Yung talagang romantic and yung tawag dyan, yung intimate love between a husband and a wife. Kasi beyond or before marriage or outside marriage, lahat ng love na pwede natin express sa kapatid natin, kaibigan natin, magulang natin, yung mga ibang relationship na chini-cherish natin is halos pare-parehas in a sense na wala yung element ng exclusive intimacy ng heart, soul, and mind, and body. Pero pagdating sa marriage, yun yung kabuuan ng romantic love. Dun lang na-express ang lahat. So, makikita natin, dapat merong malinaw na distinction in the kind of love that we express outside marriage and in marriage. Basahin natin yung sinasabi sa Genesis chapter 24 verse 56. Sabi po dito, teka lang. Yan. 65 pala. Nadudunin niya. Excuse me. Sixty-five.
And said to the servant, "Who is that man walking in the field to meet us?" The servant said, "It is my master." So she took her veil and covered herself. And the servant told Isaac all the things that he had done. Then Isaac brought her into the tent of Sarah, his mother, and took Rebekah, and she became his wife and loved her. Isaac was comforted after his mother's death. Nakita natin yung idea doon sa sumunod na mga verses that Isaac brought her into the tent of his mother, his Sarah, and then she became his wife and loved her. Nandoon yung consummation, the idea ng pagiging isang dibdib ni ano, paki ano naman si Coffee, ni Rebecca at ng kanyang asawang si Isaac, naging isa lang sila noong sila ay nag-isang dibdib. So doon lang nakikita natin na ang pag-ibig na sinasabi, yung romantic marriage, ay fixated sa covenant ng marriage. Ayan. Siya na yung alaga ko eh, nag-act up. Out! Okay, so what's the point? Point is, pursuing love is pursuing marriage, and pursuing marriage is pursuing love. Hindi pwedeng paghiwalayin yon. If we say we're pursuing romantic love, we are attracted to the opposite sex, and we want to pursue love, it means we want to pursue marriage. Pag sinabi natin gusto namang natin magpakasal, we are pursuing love. It is non-divorceable. Hindi pwedeng paghiwalayin yung dalawang yon. Pag sinabi natin gusto natin magpakasal, nandun yung elemento ng pag-ibig. Kapag gusto natin i-pursue yung pag-ibig, nandoon yung kasal. Anything beyond it cannot hold in and of itself to be described as love. Maaring iba yung nararamdaman natin, pero hindi love, or maybe ibang form ng love. Pero ang romantic and biblical love can only, the biblical romantic love can only be upheld in marriage. So the pursuit of love in the Filipino culture, evaluate natin ngayon. So meron tayo yung number one, yung panliligaw. Panliligaw. So ano yung mga pros and cons nito? Tignan natin. So yung pros, initiative of men challenge yung efforts ng lalaki, proven na po-prove ng lalaki yung kanyang intentions, kung ito ba ay malinis, kung ito ba ay genuine, ito ba ay totoo. And also, time is honored. So yung cons naman, both assumes the status of spouses without any plan of marriage. Ang cons nun, yung panliligaw, eh, nag-a-assume. May misunderstanding na kapag nagliligawan, minsan dumarating na rin sa dating, ang ngayon sa modern times, sinasama na yun, no? Na-blur na yung lines between panliligaw at ng engagement and ng marriage. So, dapat napakalinaw nito. So, they must not assume the status of spouses without any plan of marriage. So, kapag nagliligawan, dapat malinaw kung anong intention. Ang ending nito ay marriage. At hindi dapat ito pinoprolong dahil ang idea ng panliligaw ay magkakilala kayo upang magkita nyo kung kayo ba ay fit for marriage. Nakita natin sa binasa natin kanina sa time ni Isaac and Rebecca, it was enough para makilala nila ang isa't isa. Merong certain time lang, hindi naman ito prescriptive, pero ang sinasabi natin, may dapat allotted time para maging magkakilala both parties. At ito yung idea ng panliligaw. At ang nag-initiate
ay yung lalaki. At ito rin yung panahon na po-prove ng lalaki yung kanyang worth as a man, yung kanyang prinsipyo bilang lalaki. At hindi ito panahon ng pagpapakyut lamang o pagpapakita ng best foot forward, but rather ito yung pag-lay down din ng kanyang intention sa pag-pursue ng opposite sex or ng babae na gusto niyang pakasalan. Pangalawa, pamamanhikan. Ang pros nito ay it gives honor to parents, or there's a sense of submission by taking advices. Napakaganda nitong part ng kultura natin dahil nagpapasakop tayo sa magulang, sinasabi natin na tayo'y nagpaplano na ng pagkakasal. At ito ay nagpapakita rin na handa tayong makinig sa payo ng ating mga magulang. Ang cons lang nito, yung parents or guardians may force authority in plan of marriage. May mga pagkakataon na sa pamamanghikan, eh nangunguna yung magulang sa plano o kailangan. Imbitahan mo lahat ng kamag-anak natin, o yung mga kumpare ko, o yung mga kalaro ko ng bilyar, o mga kainuman ko, kasabungan ko, yung mga hindi naman talaga gustong i-invite ng mag-asal, anong ikakasal, eh pinipilit ma-invite. O minsan, kailangan ganito yung motif, kahit yun, napapakailaman. So, yun ang iiwasan. Dahil minsan na overpower ng parents yung authority ng ikakasal pagdating sa kasalan. No? At important ito, take note, kasi ang ikakasal, sila yung dapat makaranas nung gusto nilang maranasan sa kasal, hindi yung parents. Pero, nandun yung advice. Pakikinggan pa rin natin, at kung magustuhan, eh di maganda. Pwede rin naman mag-meet halfway. Isang part ng kultura natin na hindi maganda pagdating sa pursuance ng romantic marriage ay yung pagtatanan. Ano po itong pagtatanan? Ito yung eloping sa English, kung di ako nagkakamali. Tama ba? Elope. Yung pagtatanan. Ito yung pagtakas o yung patagong pagsasama ng magsing-irog upang makasal sila, or minsan hindi pa nga kasal eh, nagli-live-in lang eh, no, para lang hindi sila mapigilan ng magulang. So, in the dictionary, eloping means to run away secretly in order to get married, especially without parental consent. Maganda sana kung married or kung marriage ang tutunguhin. Pero karamihan nung kapag ka, ano, nagtatanan, eh nililive-in lang yung babae. So, tignan natin yung pros and cons. Number one, it disregard. Ito, wala pala itong pros. Wala itong pros. Puro cons lang. Kasi mali po itong paraan na to. So, it disregards God-given authorities. It disrespects parents. No? Inaano nito yung authority ng magulang, ni-usurp nito. Kasi ano ba yung authority? Kailangan may consent kahit papaano yung magulang. Not necessarily naman papaano kung tutol dahil sa Kristiyano ka, yung magulang nung nililigawan mo eh hindi Kristiyano, pero nililigawan mo Kristiyano. So that's a conflict. So we have to look kung ano yung mga tawag dito, pangyayari sa pagliligawan. But definitely, hindi po tama yung pagtatanan. So, another, yung medyo light, modern light version nito, hindi man nagsasama sa isang bubong, pero sikreto pa rin yung relationship, yung secret romantic relationship. Siguro nung kabataan nyo, may naranasan na kayo nito. Ako, may karanasan ako nito ng aking kabataan, ng kapusukan. Palihim. Hindi alam ng magulang. Hindi alam ng mga tao sa paligid. Kayo lang nakakaalam.
Ang pinakamahirap, yung ikaw lang nakakaalam. Hindi alam nung tao. Kala mo lang may girlfriend ka, wala ka palang girlfriend. Feeling mo lang. So, mali na nga, mas mali pa. So, anyway, yung modern light version nga is yung secret romantic relationship na meron kayong nililihim na ugnayan. Napakapangit nito kasi hindi ma-celebrate ng tama yung relationship na kung tutuusin naman, dapat sinicelebrate siya. Pero bakit hindi siya ma-celebrate? Because there's an idea of disapproval ng anyone sa paligid. So, mostly, in the context of pagtatanan o paglilihim ng relasyon, eh, karaniwan, may mali kasi. Kaya, nililihim. Kung walang mali, bakit mo ililihim? Pero, marami rin naman ngayon na very, sorry, very blatant yung maling relationship. Fina-flaunt yung living together outside marriage, yung fornication, yung ungodly romantic and romantic intimacy, ano, inaano siya, dini-display, which is wrong. Ngayon, kasi halos hindi na nahihiya ang tao, pero at the same time, nandun pa rin yung idea, yung iba nililihim. So, mali po ito. So, yung panliligaw, pamamanihikan, ito po ay magandang parte ng ating kultura pero kailangan nating tignan yung mga pros and cons. Ang pagtatanan is wrong. Hindi po ito tama. Dapat po ay hindi nililihim at dapat po ay may approval at least. At the very least, kung minor de edad, wag muna sana. At wag dapat kung minor de edad pala. No? Pero yung meron kasi tayong batas na hanggang 25 ba? 25 ba yung may parental consent? 23? 25 na. Tinaasan na. Sa case mo, no? Pati si Art, nung kinasal kayo, may parental consent. Kasi 25, below 25 sila noon. No? So, again, kailangan maging malinaw na hindi ito patungkol sa pagtutol lamang dahil sa preferences, kundi pag honor sa parents at paglagay sa tama ng relationship. So, ano ba yung mga practical steps ng pursuit of love? So, yung review muna natin. When one is prepared for marriage, love can be pursued. Ulitin ko po ah. When one is prepared for marriage, love can be pursued. Kailan lang dapat i-pursue ang pag-ibig o ang kasalan? Pag ready ng makasal. No, wag ka even mag-isip ng pursue ng someone o panliligaw kung hindi ka pa ready magpakasal. Parang ang restrictive naman ito masyado, itong prinsipyo na ito, pastor, brother. Napakahirap naman ito. Kasal ka agad. Eh, pwede na mag-boyfriend, girlfriend muna. Yun yung dahilan kung bakit hindi natin nare-recognize yung dating. No? Hindi dahil sa kasalanan yon, pero hindi siya something to be celebrated in view of the biblical principles of pursuing marriage. By lack of terms, some are calling their relationship as dating or boyfriend and girlfriend, pero ang pinaka ideal o yung tamang proseso ay kapag ikaw ay niligawan, pag sinagot mo, didiretso ito sa engagement, hindi sa isang intermediate state na alanganin, which some people call dating or yung boyfriend and girlfriend. Bakit? Bakit siya alanganin? Wala kayong covenant na makakasal tayo. Hindi kayo engage. Nandun pa yung idea na nagbibilang kayo ng mansari, pero hindi kayo nagbibilang ng araw nung kailan kayo makakasal. Nandun yung idea na tumatagal tayo, tumitiba yung relationship natin kasi nagbibilang tayo ng taon sa
ating boyfriend-girlfriend relationship. I'm not saying that that is wrong or sinful. What I'm saying is it is unwise. At the very least, hindi recommended. Bakit? Pinatatagal natin yung ganung state ng isang romantic relationship, eh, we open ourselves to many potential problems or even sorrows. No? So, ano yung kailangan gawin? Pag-prepared na magpakasal, saka lamang mag-pursue ng pag-ibig. So, kung nag-aaral ka pa, high school ka pa, college ka pa, at hindi ka pa handa magpakasal, sabi ko nga, eh, kung maniligaw ka ngayon, dapat within 6 months, handa kang makasal. Okay? Bakit ganun? Kasi we value yung pangalan ng Diyos. Ayaw nating ilagay sa alanganin yung sarili natin at yung sinasabi nating minamahal natin na ilalagay natin sa alanganin na maari tayong mag-fall sa sin. Hindi na naman natin sinasabi na hindi natin kaya magpigil. Okay? Hindi natin sinasabi na wala ka bang tiwala sa kapatid mo na kaya niyang pigilan ang kanyang sarili na i-pursue ang holiness in romantic dating relationship. That's not what I'm saying. What I'm saying is, gaano ka kalakas at gaano ka katapang para sabihin na kaya mong pigilan ito. Okay? So, bilang prinsipyo, kaya wala kang makita sa Bible na nag-date. Hindi ito existing sa ganong state. Laging papunta siya sa marriage. Either betrothal or, hindi pala either, dumadaan sila sa betrothal or sa engagement but not for a long time, tapos kasal na agad. Bakit? Ano pang hinihintay? Ano pang dahilan ba't ayaw pa makasal? The problem is, in this world, here's the truth. Yung karamihan, hindi ko sinasabing lahat, ha, na gustong magstay sa intermediate state of dating relationship, which is yung boyfriend and girlfriend, karamihan, ay gusto lang nilang kuhain yung benepisyo ng mga mag-asawa without the commitment of marriage. Gusto lang nilang maranasan yung benepisyo na meron silang affection na nakukuha emotionally at maging yung physical sexual satisfaction outside marriage. And that is sinful. Yun yung sinful dun. Na dapat bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, we do everything para maiwasan yun. Okay? And we pursue marriage. Ganun yung idea. Again, ha, hindi ko sinasabi na walang kakayanan magpigil. Walang tayong strength na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos na i-maintain ang ating purity while outside marriage. Ang sinasabi lang natin, bakit hindi ito ginagawa o nire-recognize sa Bible? Bakit ang kanilang pursuance ng marriage ay betrothal engagement and then marriage? Bakit? For the very reason, ang purpose nun, yung romance, ay para makapag-procreate, mag-multiply, mag-asawa. Walang ibang purpose yun. Hindi ka nag-girlfriend para i-display mo sa barkada mo, para i-display mo sa social media, ay wow, grabe, ang ganda ng girlfriend ko, ang gwapo ng boyfriend ko, or ang tagal na namin mag-jowa. Meron na kaming 6 years or ilang years para masabi na totoo yung pag-iibigan ninyo. Yung totoong pag-iibigan ay nagko-commit sa covenant of marriage. Malalaman niya, maintindihan niyo pag nakakasal kayo na yung mga dati palang pinanggalingan relationship niyo na mga dating lang, eh walang silbi, walang bilang. Ako personally, masasabi ko, I've been through failed relationships na akala ko, nandun yung desire magkasal pero wala sa tama, no? And I've seen kung gaano ito ka-destructive, kung gaano ito ka-dangerous sa isang mananampalataya. So, brothers and sisters, number one,
Practical steps. Ask for advice or thoughts from parents and spiritually matured in church. Magtanong sa magulang. Mag-consult sa magulang. Huwag nating isipin na yung magulang natin ay kalaban natin pagdating sa sa romance or sa pursuit ng love. Hindi. Hindi natin sila kalaban. Kalaban sila ng kapahamakan natin. Naalala ko yung mama ko, si Mama Cory. Sinasabi ko lagi, sana nakinig ako sa nanay ko. Sana nakinig ako kasi somehow may katotohanan yung mother's knows best. Na may mga comment yung magulang ko sa akin sa mga past relationship ko na, anak, pag-isipan mo mabuti. Kasi nakikilala nila, hindi man nila ganun kakilala yung tao na pinupursu ko, pero kilala nila ako. So, hindi ako nakinig, nasaktan ako. Masakit. And kulang na lang sabihin sa akin ng nanay ko, sabi ko sa iyo. Buti na lang, hindi naman ganun si Herman. Napaka-gracious niya sa akin. Now, nung time na kinonsulta ko yung parents ko na meron akong gusto ng mapangasawa at ipinakilala ko sa kanila si Amor, yung aking niligawan, by approve na approve. Yung first day na sinama ko si Amor sa birthday ng mother ko, nag-dinner kami, first time ko nakita yung airmat ko, papasok pa lang kami ng restaurant, nakita pa lang niya yung kasama ko, nakangiti na eh. First time yun. Talagang nakita ko yung approval, nakita ko yung gaan ng loob. Excited siya. Na para ang tagal na nilang magkakilala. So, di ba masaya yun? Kesa yung pagdating mo pa lang, nakataas na yung kilay ng nanay mo o hindi matanggap dahil hindi mo man lang kinonsulta, hindi man lang nila nakilala yung tao. No? So maganda na may approval ng parents. May honor tayo na binibigay sa kanila. Another thing, hindi lang sa magulang, pero sabi nito, and the spiritually matured in church. Nung ipoporso ko si Amor, I've talked to my pastor friends, yung mga nagme-mentor sa akin, mga churchmates, mga kaibigan, mga kapatid, those who are matured enough to tell me, ito ba ay good choice? Ito ba ay maganda na i-pursue? And ang ganda ng mga advices na narinig ko. Nung sabi ko, matagal ko na sana itong ginawa, hindi nagmamarunong ako, nagbabagaling ako sa mga past relationship. Hindi ako nakikinig sa ate ko, yung ate ko, napakatalino, napaka-godly, na mature sa faith. Hindi ako nakinig sa kanya sa mga past relationship. Nung nakinig ako sa kanya, nakita ko, wow, yun pala yung ma-advice nila sa akin. And nung naligaw ako, pinakilala ko yung aking nililigawan sa iglesia, sa church. At nakilala nila. And ang ganda kasi covered eh. May advice kang nakukuha mula sa mga kapatiran. At hindi lang sa church ko na inatinan, kundi sa church din ni Amor. Nagkaroon din kami ng consultation doon. And halos, pagtabuyan na si Amor ng church na. Kasi noong time na yun, talagang masayang-masaya sila na may naniligaw na kay Amor. At papunta na talaga sa marriage. So, tuwan-tuwa sila. Pinagtabuyan na siya. Ganun yung nangyari. Pero mahal siya ng mga yun. Ayan, masyado siyang minahal. Ayan, so, but sabi to, beware, avoid asking only those who would agree with you. This is very detrimental to a romantic relationship. Or in any case, na gusto mo ng counsel. Pag mulang tanongin yung gusto mong maringgan ng sagot na papabor sa'yo. No? Especially making sure sa mga decisions mo kung tama ito o mali. Huwag ka lang dun sa mga yes men. Pero dun ka sa mga objective sumagot, sa mga mature. Pag dun ka lang sa may bias sa'yo, 9 out of 10, mapapahama ka. No? Mapapahama ka kasi hindi mo makita yung other side. So, sa lahat naman ng bagay, hindi lang to sa kasal, hindi lang sa pag-pursue ng marriage or ng romantic relationship, sa anong bagay? In resolving conflicts. Bawa, meron kang conflict na kailangang i-resolve. Huwag ka lang dun sa kakampi sa'yo. Nasasabihin sa'yo, sino ba yan?
Sa pakin ko yan. No, yung talagang ikaw lagi yung bida. No, dapat makinig ka rin doon sa tao na kayang sabihin sa'yo, alam mo, may mali ka rin eh. No, alam mo, ito dapat yung marinig mo, hindi lang yung gusto mong marinig. Lalo na sa romantic relationship kasi this is for a lifetime. So the principle, normally, those who tolerate you doesn't care for your welfare. Karaniwan, yung nagtotolerate daw sa atin, yung oo lang ng oo, yung magsasabi lang sa'yo, okay lang yan, love is love. Goods yan, brother. Goods yan, sister. Yan yung mga walang concern sa'yo. Pero yung nagsasabi sa'yo ng katotohanan, kahit masakit, kahit ma-offend ka, sasabihin sa'yo for the sake of your own good, these are the people na dapat pinakikinggan natin. Pero yung, lagi ka lang hihimasin, alam mo, ano eh, biktima ka lang eh. Mga ganun. Or ano ka lang, kawawa ka naman. O, wag. Wag puro ganun na mariningan natin, no? So, gamitan natin to ng wisdom. Number two, let the prospect person be informed explicitly. Okay? Ulitin ko ha, let the prospect person be informed explicitly. Kailangan yung tao na ipo-pursue mo, ipaalam, wag paramdam. Ipaalam, hindi ka multo para magparamdam. Ipakita mo, i-lay down mo ng intentions plainly at malinaw. So, men, directly tell her of your desire to pursue her. Hashtag, just do it. Sabihin mo sa kanya, wag yung pinapasabi pala sa yun nung ano. Naranasan niyo na yun? High school, no? Ako nung college, naranasan ko to eh. Naranasan ko to, lalaki ako ah. May babaeng ano, lumapit. Pinasasabi nung kaibigan ko, wala, gwapo tayo eh. Pogi. Hindi. Kinikwento ko to kasi nangyari talaga to. Alam to ni Amor. May lumapit sa akin sinasabi na may pubang pa ba sa puso mo si ganito? Kaibigan niya yun, pinapatanong. Babae ito ah. Kung yung mga babae, naiintindihan ko pa eh. Kasi hindi sila dumedirekta. Parang ang hirap. Ano? Pero it takes a real man para magsabi ng kanyang intention personally. Yung harapin niya, yung hiya, yung takot, at lahat-lahat ng mga consequence ng mag-open up ka sa tao. No? Kasi for sure, natin may iwasan, hindi naman lahat ng tao ay mature enough para hindi maging awkward tapos mo magtapat. Risk. No? Kaya nakakatuwa yung haharapin nung lalaki yung responsibilidad at sasabihin dun sa babae directly. Hindi magpaparamdam. Huwag magpaparinig. Hindi yung may mga sweet nothings. No? Hindi yung ano lang pag tinanong, ano to? Para saan to? Ante, magkaibigan tayo eh. Binigyan mo akong bulaklak, magkaibigan tayo, but ako lang may bulaklak. Dapat lahat ng kaibigan mo babae may bulaklak. No? May mga ganong paraan. So dapat very clear. Kung manliligaw, manliligaw at sabihin ito. At gawin na. Just do it. Ah, sorry. Ladies, be explicit in replying yes or no. Never leave hanging. Napakaganda nitong prinsipyo na ito, mga kababaihan, no? Huwag kayong mangbibitin. Okay? Huwag mangbibitin. Anong sabihin nun? Let your yes be yes. Let your no be no. Anything else is from the devil. Kapag ka may naligaw, paalam mo kagad. Mahirap yung ano pa. Pero also, there's this idea na pwede bang ipanalangin ko muna? Pwede naman. Pero ang point is, dapat merong tawag dyan, time-bounded siya. Hindi yung, brother, magpipray ko lang ha. Tayo natin sumagot ang Panginoon. Kasi lang sinabi ko kailan. Hirap yun. Baka 10 taon na, tapos ikasampung taon, ang ano sa akin ng Panginoon eh, no. Kawawa naman. Parehas kayong kawawa. No, 10 taong kayong naghintay.
sa isang sagot na hindi pwede. Ayun. So, let your yes be yes, let your no be no. And women must be stern about this. Stern but gentle. Huwag niyo isipin na, ay, masasaktan siya. Baka naman, kawawa naman, mag-yes na lang ako. Kawawa naman. So eventually, sasaktan mo rin. Mas masakit yun. Hindi rin pwede na, no, kasi pabebe ka lang, sinusubukan ko lang siya. Ayoko muna. No, ayoko. Kasi, kulang ako sa, nakikita sa effort. Hindi siya nagpa-fireworks. Kaya no. Huwag superficial yung mga basihan natin. So, let your yes be yes, let your no be no. Never leave hanging. Beware. Avoid the cowardly assumption or water testing games. Wag iwasan natin yung mga assuming. No? Yung assuming, nagkakamali yan. At yung nag-a-assume, nasasaktan. No? Yung water testing games, pakiramdaman ng lalaki, kapag ito, mumiti sa joke ko, may pag-asa. Yan. Nag-joke ka nang nag-joke. Eh, ngumiti. Hindi yung palaalam. Sa mukha ka niya, mukha mo siya natatawa. Hindi sa joke mo. No? So, hindi pwedeng basihan yung mga water testing. Na kapag ito talaga, kabisado niya yung tulip at na-defend niya. Ito na talaga. Ganun. Parang labo nun. So, huwag yung mga susubukan. Sa mga babayan, di ko alam paano kayo mag-test eh. No? Pag ito, magaling kumanta, nakanta niya yung bagsakan ng walang hingahan, sasagutin ko talaga to. Yan. Mga ganun, no? Yan. Huwag yung mga ganun. Okay? So, another, men, avoid implicitly showing special interest to ladies. Iwasan to yung special treatment na implicit. Ito yung pagpaparamdam, no? Yung sweet nothings, wala namang okasyon, nagre-regalo ka, pero hindi ka rin naman nandiligaw. Kung gusto mong magpakita ng affection, ihanda mo yung sarili mo magpakasal, tapos, maligaw ka. Mahalin mo yung tao ng tama, sa tamang paraan. I-pursue mo siya in a godly way. Wala namang magbabawal sa iyo magpakita ng special interest kung nandun ka sa deklarasyon na ikaw ay nanliligaw. No? Kung may nanliligaw dito, halimbawa, natural lamang na makitaan natin, kunyari isang araw, dumating dito, may corona ng bulaklak yung babae. Saan galing yan? Sa manliligaw ko? Okay lang. Walang problema, naliligawan kayo eh. Pero yung patago na bigla na lang may Valentine's Day, sumabay ka, nagbigay ka ng tsokolate. Para saan yun? Diba? Ano ibig mong sabihin? No? Kailangan maging malinaw. Sa kababaihan naman, when men show implicit interest, either clarify or avoid. Minsan ang pitfall ng kababaihan, yung attention. Yung naghahanap ng attention seeker. Naghahanap ng attention seeker eh, no? Sablay. Ayun, yung na ano tayo na kayo pala tayo eh, no? Na ano kayo na enjoy niyo yung attention, no? Masarap sa pakiramdam yun eh, no? Yung you feel special, tinitreat ka na special, ang ganda sa pakiramdam. But that is wrong in a sense na kailangan malinaw. Para saan ba to? Clarify or avoid. Kung hindi malinaw, iwasan mo. Kung dinadala ka nito sa kapahamakan, nag-induce ito ng mga untoward feelings, iwasan na lang. No? Nung high school ako, meron ako dating, crush. Crush lang. Tapos birthday niya. Ewan ko na, kwento kaya mo. Binigyan ko ng rabbit. Tapos tinanong niya, naliligaw ka ba? Sabi ko, hindi, birthday mo eh, binigyan ka ng rabbit. Tapos, araw-araw hindi ako makain ng lunch at ng merienda para mabili ko yung rabbit. Tapos, para ma-impress siya sa akin, kasi crush ko siya eh, di bumibili pa ako ng rabbit feeds. Yung mga isang buwan ako hindi kumain ng lunch saka ng tawag dito na merienda nung recess.
So, malaman lamang ko, isang buwan nang patay yung yung rabbit. Hindi mo na sinabi sa akin. No? Nahihiya daw siyang sabihin sa akin na nakatakas daw yung rabbit, namatay, ganyan. So, isang buwan akong nagpapakain ng patay. Hindi, ako yung hindi ko makain. Pero hindi malinaw. Ano ba, naliligaw ka ba? Anong point ko? Pang bata yun! Pang mga, ano yun, mga mahinang nila lang yun. I was so young and naive. Siguro, ano ko nun, second year high school, di ba? Ngayon, kung gagawin mo yun, pang bata yung mga moves na yun. Huwag mong gagawin yun. Sablay yun. So, sa kababaihan, avoid or clarify. Okay? Mari kasing ano, huwag naman nating i-take kagad na, ah, hindi siya para sa akin kasi hindi siya naging explicit sa pagniligaw or sa pagdeklara ng pag-ibig. Baka kailangan niya lang ng tulong. Kailangan ng counseling. So, pagbigyan natin. Okay? So, the covenant of love, marriage. Ito yung covenant ng love, ha? Kasal. Note, modern cultures have different ways of celebrating marriage. Point, regardless of wedding symbolics, the highlight needs to be the covenant. Maraming paraan ang pag-celebrate ng marriage. Pero ang ending, hindi yung mga peripheral, pero yung covenant, yung pagsusumpaan ng pag-iisang dibdib. Symbols are good, but not essentials. Essential. Yung mga symbol, okay yan, pero hindi naman essential. For example, hindi kailangan magarbo yung kasal. Hindi kailangan, nakita mo sa YouTube, meron silang ano, yung, ang tawag doon, yung, may pakulo ngayon, yung sumasayaw mo ng entourage, pag walang ganun, hindi, ano, i-bless yung kasal. Hindi naman ganun, no? Kailangan, garden wedding, o kaya beach wedding, o kaya kung ano pang wedding, para masabing, in honor. These are just symbols. Or yung iba naman, dun mismo sa kasal, ay, ba't wala kayong aras? Wala kayong cord? Walang veil? Itigil ang kasal? Hindi tama yan. Hindi yun. Those are just symbols. Important yung covenant, yung vows na ginagawa sa harapan ng Diyos at ng kongregasyon. So, the vow of the covenant must be the center of attraction. Yun ang sentro. Minsan ang sentro yung ano eh, yung tawag dyan, yung reception. Kasi nandun sasayaw yung mag-asawa, may production number yung mga abay. Naging party na lang eh. Sa modern times, yun yung na-highlight. Sa modern times, ang na-highlight, o kailangan, cool yung pasok natin ha, yung mga damit natin, maganda, kailangan hip tayo. Na isang tabi yung kasal. Yung mismong pag-iisang dibdib. Yung mensahe ng pastor patungkol sa kasal at yung sumpaan na ilalagay na sa back burner. Na samantalang, yun yung pinaka-importante. Not the myriad of symbolics, ha? Primary symbol of covenant today is yung wedding rings. Ito, yung singsing. No? At hindi ito kinakailangan expensive. No? So beware, the wedding is not the day of the bride but of two people entering a holy and precious covenant. Iba kasi, ang kasal sa babae yan kasi minsan na lang mararanasan yan. Kaya dapat siya yung masunod. Hindi. Doon pa lang i-practice nyo na yung marriage sa pagpaplano ng wedding. Dapat kayo parehas. Dahil para sa dalawang tao yan na nag-iisang dibdib sa isang banal na covenant, pagsasama. So, kasama doon yung idea na symbol, ito, yung singsing, yung primary symbol ng covenant, ito na importante. The rest, peripheral. Tapos yung covenant, yung vows, at yung pag-dedeklara na kayo'y kasal na, yung sumpahan, yun importante. Hindi na kinakailangan yung ibang mga bagay. Ngayon, sa ibang bansa naman, masyadong ano na tag dito, naging transactional na lang, like sa Vegas. Kuha ka lang na ng isang bum, nagiinom sa kalye, witness mo, meron ng isang chapel na magkakasal sa'yo, may lisensya, pakasal kayo, may sing-sing, kasal, legal. Ganun sa Vegas. Nawala na yung sanctity, nawala na yung reverence. Hindi naman ganun yung sinasabi natin. Sinasabi natin, you need not spend too much for your wedding. Invest on your
marriage. Okay? Ngayon, kung kasing big time ka nung ano, mga Rico Tayamen, yan, mga ganyan, bakit hindi? Diba? Afford mo yan. Walang masama. Actually, very simple yung kasal nila. Very simple. Godly. It's very, ano. Pero ang punto lang is, hindi naman masama kung kaya mo rin, eh, di express all the symbols, all you want. Pero dapat, bear in mind, ang importante is yung covenant, yung vow. Okay? So, ayun po. So, these are practical steps. Again, there is no template na sasagot sa mga paraan ng pagkakasal o pagpursue ng marriage. Kaya kinakailangan yung consultation, yung wisdom na nanggagaling sa magulang, sa mga mature sa faith, not necessarily sa pastor, pero maganda rin na tama din lang na magpa-counsel sa pastor before, during, and beyond, no, sa pagsasama. So, mag-entertain po tayo ng questions ngayon or ng insights. Sa mga nasa GMeet, pwede po kayong mag-participate by opening your mic. Question. Ayan, si Sister Ann. Sister Ann. Ay, nakapatay. Bubuksan lang. Sound phrase, please. Sound check. Hello? 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 Yeah. Please. Sa yung question ko po, nabanggit niyo po, brother, yung sa parang pagliligawan is dapat kilala, kaibigan, or ganun po. What if, let's say, two churches, tapos si yung lalaki, meron siyang napasuan sa isang church. Pero, dahil hindi nga sila laging magkasama, parang parang napasuan niya, pero hindi yung point na pakakasalan pa. Kasi hindi pa nga ganun ka magkakilala. Ano po yung parang nararapat na next step pag ganun? I-group date niya para mas makilala pa, or acceptable ba na get to know, magligawan niya na for the sake na get to know, or masasaalang-alang ba dun yung bakit po niligawan kung hindi ka pa pala sure getting kinikilala mo pa lang. Ayun po yung question. Check. Wala ako, but praise. Wait lang. Praise. Check. Praise. Check. Check. Good morning, Araneta. Wala si Edsel, bro. Check. Check. Sound check. Meron dyan. Yan. Alright. Okay. So, rule of thumb, huwag mong liligawan yung hindi mo kakilala. So, due diligence na lang para makilala mo yung tao. Ngayon, for example, ako talagang may napusuan ako sa ibang church. Tapos, hindi ko siya ganun pa kakilala. Pero enough na yun para nagustuhan ko siya. O enough na yun. E, ligawan ko na. Nagustuhan ko eh. Diba? Pero nandun nga yung risk na hindi mo talaga siya ganun pakakilala. So, wisdom. Kung nakita ako person, nakita ako na enough na yung alam. Parang si Amor. Hindi ko naman siya ganun kalubusang kilala. Alam yung buong buhay niya nung ano eh. Though 12 years na kami magkakilala, we are not that kumbaga kilalang kilala isa't isa compared sa iba kong mga friends.
Pero it was enough for me to decide na, ah, tutuluyan ko to. Liligawan ko na to. Kasi gusto ko na siyang mas maging makilala at mapangasawa. Enough na yung time na meron kaming ginugol na naging magkaibigan para masabi ko na, oh, okay to. Hindi yun. Yung perfect sa example kasi hindi ko siya ka-church. Hindi ko siya lubusang kakilala. I just had enough information about her. And it was worth it na pinurso ko siya sa panliligaw. Kasi sabihin ko sa inyo, brothers and sisters, kapag gusto mo yung tao, enough, masasabi ko enough yung 1 to 3 months na makilala mo siya para masabi mong ito na yung taong pakakasalan mo. Enough yun. Okay? Pero kung hindi mo siya gusto, kahit 10 taon mong ligawan yan, hindi ka makakapag-decide talaga na pakakasalan mo siya. Kasi hindi mo siya gusto eh. Ang point is, meron ka bang attraction? Okay? And yung information mo ba about the person is enough para malid ka in pursuing marriage or pursuing yung ano panliligaw. Again, ang ligawan, pwedeng yes or no pa yan. No? So, ang masasabi ko na at least, at the very least, huwag ka magpo-pursue ng hindi mo masasabing attracted ka. Hindi lang yung kilala eh. Kasi marami ka naman kilala, hindi ka naman attracted. Diba? At least may attraction. Kung walang attraction, mahirap yun. Napakahirap nun. Parang ipipilit mo. No? And medyo tragic yung ending nun. Pero may mga times naman na wala ka pang attraction. Pero nung hinayaan mo siya man, pwede kasi sa babae ganito ah. Wala kang attraction sa lalaking ito. Pero pinagbigyan mo siya. Doon mo siya nakilala. Ah, ganito pala siya. Saka na-develop yung feelings. Pwedeng ganun. Pero risk yun. Okay? Pero may follow-up? Okay. Ayan. Baka sa iba, tanong. Other questions? Sa ano, pwede mag-open mic ha sa Jimmy. Huwag kayong mahiya. Last na ano na to, installment. Kahit mga ano lang, hindi mo to tanong, pero baka itanong ng iba, pero alam mo, kaya may construct, itanong mo na rin for the sake of the others. Ayan, si RJ. RJ. Ay, yung regarding po sa yung let yung sa yes and no. May of, 'di ba, mayroon pa pong isang option yung sa waiting po. So waiting, sa wait. Possible kasi na mag-wait yung women na po-pursue. Ayun. What should be the action yung dalawang ano? And oblig po ba yung women na sabihin kung kailan siya ulit pwedeng magtanong kung pwede mong maligaw ganun po? Dapat ganun, time-bounded talaga. Hindi pwedeng open time. Bawa, ang sagot, ang tanong, pwede ba kitang ligawan? Ang sagot na possible, yes, no, or wait lang. Pag-isipan ko. Kasi, kaya naman nag-iisip, 50-50 yun. Kaya siya nag-iisip dahil parang no ang gusto niyang sabihin. Hindi yun, parang yes. Pero most often, parang no. Kaya siya naghihintay. Kaya siya nanghihingi ng oras. So, magkasundo kayo, huwag kang, bilang lalaki, huwag kang mahiya magtanong na kailan yung best time na makukuha ko yung sagot. Pag sinabi ng babae na hindi ko pa sure eh. Hindi ko pa alam eh. Huwag naman. Dapat may sagot. Kasi hindi pa pwedeng ano, hindi sa didikta ka na dapat bumamaya alas 12 may alam pa ng sagot. Ilang minuto na lang. Hindi naman. Pero at least may merong time para mapaghandaan yung ikikilos. So ang tanong mo, anong dapat ikilos? Steady lang, wala. Ang i-expect mo lang yung sagot niya doon. Pero huwag kang gagawa na lang ng bagay na parang baka makumpinsi ito. Mas okay pag ginawa ko to. Huwag. Kasi meron naman siyang isip eh. Maganda na ipagdasal, panalangin. Tapos, advice dun sa magsasabi ng wait, kumonsulta ka. Do your diligence in
talking to people, kausapin mo dapat mong kausapin, alamin mo yung dapat alamin para masagot yung tanong na yun. Okay? Ako, kung ako tatanungin, a week from the time na nagdeklara at sinasabi mo, wait lang, isang linggo, pwede mag-decide. Kasi sa loob ng isang linggo, kung hindi mo figure out kung pwede ka magpaligaw sa tao ngayon, mukhang ang problema ay hindi ka pa ready magpakasal. I don't think ang problema is dun sa tao lang. Kasi kung ayaw mo talaga sa tao, napakadali na lang sabihin, sagutin. Ang kinoconsider naman talaga dyan sa wait, eh, ready na ba ka magpakasal? Diba? Isa yun. So, yun. So, kung abot pa ng isang buwan para magsabi ka ng yes or no, huwag naman. Yeah. Pero nasa inyo, isang taon, eh, bala ka. Yung lalaki, isang taon, ay sige, di bala na lang, atras ko na. Nasa inyo yun. Walang isang sagot doon. Ayan. Basta time-bounded. Other question. Ayan, Evan. Ay, pakisara yung, ano, door para. Ayan po. Ayan pa, case din to. Paano po yung view natin kapag, ano, for example, yung lalaki. Di ba po, dapat naman talaga na maging separate yung nag-person ng marriage, alis sila sa mga parents nila. How if po kung ano, yung babae naman yung ayaw mag umalis sa parents para i-pursue marriage. Ano po ba yun? I mean, how do we view po ba yung pag-ganon? Yung babae? Opo. Let's say yung lalaki, okay naman, pero yung babae... Ano to? Magliligaw pa lang? Hindi pa. Ano na po? Parang nasa state na ng marriage. Bago pa umabot doon, wag mo ligawan yung babae na ayaw humibulay sa magulang. Hindi pa siya ready. Wag naman. Yung sagot ko doon. Ngayon, paano umabot doon? Pinilit. Problema yon. Kung yung babae ayaw humiwalay sa magulang, magkakaroon ka ng problema. Ngayon, may mga practical reasons. For example, ready na ako magpakasal kaso meron akong responsibilidad kasi yung nanay ko isa na lang sa buhay yan, wala nang kasama yan, sa akin na iwan. Eh, pagkasunduan nyo, pero huwag sa bahay ng nanay mo, sa bahay ng lalaki. Sasama nyo yung nanay nyo. Okay? Kung ganun ang setup. May nangyaring ganun eh. Pero bahay nung lalaki yun, hindi pwedeng mag-reina-reinahan yung nanay. Kasi siya yung nakikisilong. As against, kayo, mag-asawa, sisilong doon sa bahay nung nanay o nung tatay. Problema yun. Case to case. Again, consultation. Follow up? Okay. Other question. Rico? Ay, ako na lang muna. Paano po natin, although na sagot naman na to dati, pero paano po natin titignan yung mga, banggit nyo po kasi kanina pagdating sa girlfriend-boyfriend, yung label ng girlfriend-boyfriend. May mga same faith po tayo ng mga kapatid na kinikilala yung girlfriend-boyfriend. May nag-post. Siyempre, hindi ko name drop, di ba? Sige. Taho ite. Sinech ite. Nag-ano sila, nag-celebrate sila ng Mansari. So, as girlfriend, boyfriend. So, paano po natin yung titignan? Paano po natin i-explain din sa kapatiran natin na same stand tulad ng stand po natin? First off, may reason bakit hindi natin sila churchmate. Pero same faith. Okay? So, sa isang iglesia, kunyari, tayo, mako-covenant na tayo. Meron tayong sariling faith. Meron tayong ina-adhere na confessions. At meron din naman tayong sariling disposition as a local church. So, to deal with that is, dapat gracious tayo. Gaya na sinabi ko kanina, hindi sinful yung ganong klaseng expression ng relationship. Yung dating or boyfriend and girlfriend. Kasi hindi ko sinasabi na hindi natin kayang pigilan ng mga sarili natin. Nandiyan ang biyaya ng Diyos. Okay? Pero, ang sinasabi natin, knowing what we know sa atin, lalo sa generation, hindi naman sila responsible sa atin. Responsible tayo sa sarili nating kongregasyon at sa sarili nating mga pamilya, sa mga susunod na henerasyon natin. Okay? So, if they are upholding that, alamin natin kung ano yung ina-uphold talaga nila. Parehas ba ito ng pag-celebrate nila ng dating kagaya ng mundo? O hindi? Kung hindi, di matuwa tayo para sa kanila. Pero ako, I would not go as far as congratulating them on their sixth month or
second year or whatever date it is. Just because naiintindihan ko yung prinsipyo. I can celebrate with them by myself na pwede ko silang i-PM or sabihin, pero hindi ko ine-endorse kasi hindi naman lahat nakakaintindi. And at the same time, hindi ko rin kino-condemn yung boyfriend and girlfriend na yung boyfriend and girlfriend na believer, na genuine believer, same confessions that we have, same faith, na nagsiselebrate ng ganun. Ang responsible sa kanila, yung pastor nila, yung mga elders nila. Pero ako, personally, dito ako responsible sa kongregasyon. No? And we should not look down on them. Nasabihin natin na, uy, grabe kayo, kami, wala kaming ganyan. And at the same time, let us not put them in a pedestal na mas, ay, mas gracious sila. Mas ano sila, ang tawag dyan, mas advanced yung kanilang theological understanding na mas tama sila. Hindi. Hindi yon. Kasi titignan natin yung merits ng ating in-uphold. So sa atin, pinapakita natin dito na there is a better way to celebrate. There's a better way to celebrate romance in pursuance of marriage. Okay? So, ako, base sa nalalaman ko, yung mga nagse-celebrate rin ng mga kapanalig natin, ng boyfriend and girlfriend, mansari, mga ganyan, anniversary, same din yung principle na in-uphold nila. Ending non-marriage din. At hindi tumatagal. Hindi siya sobrang lengthy na dating, kung dating man matatawag doon. Okay? So, hindi natin sinasabi na sinful yon. Never nating sasabihin na sinful yung ganong paraan. Masasabi ko lang na wala akong makitang evidence sa Bible na sinelebrate yun. Okay? Hindi natin sinasabi na we have a better understanding than them or we have a superior theology above them. Hindi. Hindi rin. Hindi nila pwedeng sabihin yun. It's just that knowing what we know, yung alam natin ngayon, at ganito natin i-express yung ating understanding ng scriptures, ganito natin pinapamuhay. Ang prayer natin na maka-impluensya tayo. Late natin eh, napaka-obscure natin eh. Onti lang tayo. Pero imagine kung yung mga ganitong prinsipyo ma-uphold natin from generation to generation, eh bakit ba na-uphold yung mga yun? Yung dating, bakit? Eh ano lang naman din yun eh, naipasa-pasa eh. Di ba? So yun. So walang magsasabi sana na bakit sila ganun na parang iniimposa, dapat tayo rin. Hindi. Pwede mong itanong bakit sila ganun. To understand. Pero para palabasin na mali tayo, na ano tayo, legalistic or whatever, na dapat ganito kasi sila ganito, parang may problema doon. Pag-usapan natin. Ganun dapat. Follow up. Okay na. Okay na. Salamat. Alright. Other questions or principles? Insights? Sa mga kababaihan, baka may tanong kayo. Angelica, baka may insight ka. Goods. Si Amor, meron yun. Si Seven. Ano yung pinagsasabi mo tungkol sa akin? Huwag mo na alamin. Lagi mo ko okay na yun. Nakwento ko na naman sa'yo. Okay. Baka may tanong pa, ha? Sina? Astrid? Sina? Astrid, sige, go ahead, Astrid. Di ko siya marinig, bro. Ayun, di pala nakakabit yung... Teka, Astrid, ha? Time purse. Ayan, go ahead. Ano pong ano doon? Bakit po ganun? Most of them daw po kasi is believer. Bakit po ganun? Parang marriage po ah. Paano, di ko po siya may execute na mabuti. Pero po yung, kumbaga ano,
married tapos alam po yung covenant ng marriage. Uh-huh. Pero pagtagal daw po ng marriage is nambubugbog. Ano pong ano doon? Bakit po ganito? That's very unfortunate. Nire-recognize ko na may mga believers na nagfo-fall sa domestic violence. Genuine believers. Hindi ko to binabaliwala. Nangyayari siya. Kung paanong nangyayari to sa unbelievers, I believe nangyayari rin siya sa believers na hindi dapat siya mangyayari. Pero sis, parang may question lang ako doon sa pinanggalingan ng information na sinasabi ba niya na common ito? Ano po kasi, para siyang ano po siya dun sa divorce. Kaya po, bakit daw po hindi ano yung divorce? Eh, may mga believer din naman daw po na, ayun nga po, nambubugbog. Parang gano'n, pinaghalapan po. Para makapaghiwalay. Divorce na mga believers, may mga believer daw po na nambubugbog inside the marriage. Okay. So, ang reason, ang pinakapunto, dapat payagan mag-divorce kasi may mga believers na nambubugbog din. Tama? Opo. Ayan. So, yun yung ending pa lang. Gusto maging legal yung divorce. Okay, anyway. Unang-una, kung may believer allegedly na nambubugbog ng asawa, kawawa naman yung lalaki, di ba? Ba't siya binubugbog? Lalaki pala yung ginugol. Hindi, totoo yun. Hindi lang lalaki ang nanggugulpe, pati babae nananakit. No, wag nating isipin na babae lang lagi ang biktima. Anyway, questionable una, kung believer ba talaga to, baka naman hindi. Kasi may mga cases ako na-encounter sa mga previews na pinanggalingan ko na nanggugulpe yung lalaki kasi false convert. Nagpakasal lang, pero hindi naman para lang mapakasal nag-attend ng church pero hindi naman pala talaga believer. Now, here's the problem. Hindi lang yung domestic violence, pati pambababae, lahat na ng uri ng kasalanan na nakakasira ng marriage ay pwedeng mangyari sa isang covenant ng marriage between two professing Christians. Sa dalawang nagsasabing Kristiyano sila. Ang punto ba nito, dahil dyan, dapat payagan natin ang divorce. Parang marami pang dapat pag-usapan para maaprubahan yan sa batas. Pero definitely, ang panalangin natin, kung talagang believers ito, huwag umabot sa punto na maghiwalay. Okay? Kasi kung sinasabi ng lalaki na believer siya, okay? Sinasabi niyang believer siya, at ginulpe niya yung asawa niya. Kung believer talaga siya, magpapa-under siya sa church discipline. Okay? At sa church discipline yon at siya ay mare-restore kung magpapakumbaba siya. So may paraan ng restoration, may paraan ng pag-aayos ng relationship. Hindi dapat lagi ending ay hiwala yan. Okay? Para saan pa yung biyaya ng Diyos, yung pagpapatawad kung hindi natin kayang magsama sa kapatawaran o yung pagbabago. Ngayon, kung hindi talaga believer yan, edi excommunicate sa church. Kailangan bang hiwalayan? Well, ang course of action, bakit kailangan hiwalayan? Yung safety ng babae o ng lalaki man, kung sino man, for security purposes, pati sa mga anak nila para hindi na masaktan. So, kailangan ba ma-divorce? Ang purpose naman ng divorce, ng iba, hindi naman para mailagay sa safe yung buhay nila . Karaniwan, kasi gusto ulit mag-asawa ng iba. And that's the problem. Hindi problema yung itigil yung violence. Pigilan na masaktan yung isang tao o yung pamilya o kung sino man. Hindi problema yun . So, pwedeng magkaroon ng physical space, maghiwalay. Tumira ng ibang bahay for a while hanggat inaayos ito, inaasikaso. Kung kinakailangan ng restraining order from the court, pwede. Pero, kung wala ka namang gustong
kung wala yung desire na mag-asawa ulit, at ang desire mo lang, huwag masaktan physically, eh yun lang kailangan mong gawin. Hindi kailangan ng divorce. Di ba? Eh, kaya yung iba gusto ng divorce kasi gusto ulit mag-asawa ng iba. And that's, para sa akin, that's wrong. Kasi may asawa ka na eh. Yung asawa mo nga lang, eh nagkasala. Whether ng babae yan, ng lalaki yan, o nanakit yan, nagkasala siya. At sa pag-aasawa, kasama yung pagkakasala sa isa't isa. Ang kailangan gawin, magkapatawaran. Kung hindi na kayang magsama, edi maghiwalay. Kung talagang may threat sa may physical threat, maghiwalay. So, manahimik, wag, i-uphold ang marriage. Kasi kasal ka pa rin, eh magtiis ka. For richer or for poorer, for ano yan? In sickness and health, till death do us part. Ganun ang pag-aasawa. Pero again, case-to-case basis yan. Pero ang punto ko lang dito, kung ang gusto lang iwasan ay yung domestic violence, may mga ibang paraan. Hindi kagad divorce. Ang masama niyan, kung ginugulpi ka ng asawa mo, tapos naghanap ka ng comfort sa ibang lalaki, tapos yung nagtulak sa'yo, magdi-divorce ako kasi mas okay to. Gusto ko ito yung pakasalan ko ulit. Eh, nagkasala ka na. Pangangalo niya na yon. Yung kasalanan ng asawa mo ng domestic violence, binubugbog ka, eh tinapatan mo ng infidelity. Eh di pares kayo nagkasala. It doesn't justify your action of immorality dahil ginugulpi ka ng asawa mo. Kaya nga sabi ni Pablo, kung unbeliever yung asawa mo, huwag mong hiwalayan. Hindi sinabing mag-asawa ka ng unbeliever, ha? Hindi yung context nun. Ang context nun, eh kung ikaw ay unbelievers, naging believer ka, yung asawa mo, hindi naging believer, huwag mo siyang hiwalayan. Dahil nandun yung blessing ng Diyos sa family nyo through you. Na naisishare mo sa kanya yung gospel, na ipapakita mo sa kanya yung tamang pamumuhay na maaaring siya rin ay maligtas. Eh kung yun nga, hindi pa nahihiwalayan eh. Ano pa kaya yung mag-asawa talaga na believer? So, kailangan i-check, believer ba talaga to? Baka fake naman yung kanyang profession. Ngayon, kung totoo naman, magsisisi yan. Patawarin. Kung kinakailangan ng espasyo, sabi, there's a time for everything. A time to embrace and a time to not embrace. Yun. So, maligyan na space. Kung kinakailangan nga ng restraining order, kung kinakailangan dumaan sa legal, kung hindi na talaga maayos to ng counseling lang or ano, eh, yun ang kailangan eh. May provision naman ng Biblia sa mga ganon. No? Pero ang punto ay wag gagawing excuse ang divorce, ang kasalanan ng asawa for remarrying. Para lang mag-asawa ka ulit. Pangangalun niya yun. Dahil meron kang nakitang iba na much better. Diba? Pag inisip mo, itong asawa kasi, ano to, irresponsable to, babaero pa, nananakit pa. Kaya mag-aasawa ako ng iba. Siya, ang problema niya, babaero siya, nananakit, irresponsible. Ikaw, ang problema mo, infidel ka rin. Hindi ka nga lang nananakit, physically. Responsable ka, pwede. Pero hindi ka tapat na asawa din kasi tumingin ka sa iba, naghanap ka ng iba. Diba? So, kaya hindi biro ang pag-aasawa. Again, hindi to isang sagot. Case-to-case basis. Kailangan i-lay down yung lahat ng sitwasyon para masagot ng maayos. Yan. Baka may follow-up, sis? Paano kung isang member gusto talaga pakasalan ang unbeliever na mahal niya? Ano ang action doon sa lalaki o babae na member? Excommunication kung ayaw magbago. Kung pagpipilitan, excommunication yun. Pero dapat pag-usapan ng kongregasyon. Bakit? Una, bakit ka magkakagusto sa isang unbeliever? Diba? Walang, non-negotiable yun eh. Kaya nga sa interview natin, important yung question na, bonus question lang to. Kaya ba yung nasa relasyon? Kasi baka nasa relasyon ka, tapos nasa mali, hindi believer yung jowa mo or ano asawa mo, at least mapag-usapan siya. May tama. Pero kung maliligaw pa lang, ba't ka maliligaw ng unbeliever? Daming single dito.
Diba? Well, it proves a lot about your faith. Bakit ka ma-attract sa unbeliever kung believer ka. So, yun. Hindi natin i-co-condone yun. Kung hindi siya makikinig, ending talaga, excommunication. Ayan. Other question? Teka, baka sa ano nyo, baka tanong nyo, bakit excommunication ang ending kung hindi talaga makinig? Eh, eventually, pakakasalan niya yun eh. Maging asawa niya yun eh. Nakipag-asawa ka sa hindi believer, eh, pangit yun. Nagkakasala ka. Diba? Ayan. Other questions? Kahit active si members, kahit papastor yan na single. Kasi kung active siya, ano nangyari? Kahit pa si ano yan, kahit si Herbar yan. Kung naghanap yan ng unbeliever, di ba? Huwag naman. Maraming single na Christian dito. Ayan. Follow up or other questions? Follow up questions? Insights? Pwede, pwede ba manligaw si Hermar sa G12? Pwede naman. Hindi naman sinabing unbeliever, G12 lang naman. Wala yung believer naman. Di ba? Naniniwala tayo na may believer sa G12. Reforming. Ayan. Other question? Brother. Ewan ko kung natanong na to. Sige, brother. Lagi ko siyang naririnig sa media din. Ano? Sa media, ano? Sa media? Social media, ganyan. Media. Parang, ano lang, for the sake of others na rin. Parang, kaya raw hindi ina-upload, uphold. Bawal ang data. Kaya daw hindi ina-uphold ng modern Christians or yung mga modern na tao. Dahil nga daw, cultural. Uphold yung ano? Yung ito, yung biblical view, yung mga principle, dahil nga daw, westernized culture siya. Paano natin kajelo i-approach or hindi siya debunk eh. Paano natin i-defend na hindi to cultural factor or socio-cultural factor dahil applicable lang to sa panahon nila at the same time na kahit and pass. Parang negative ba yung tanong? Hindi siya, wala siyang cultural factor, hindi siya cultural factor. Kaya pwede nating i-uphold ngayon. Paano natin Una, hindi natin i-deny na may cultural factor yon. Kasi, kultura talaga nila yun eh. Pero yung principle, uphold natin. So, bakit tayo nag-uphold sa cultural traditions nila? Somehow, may inclination sa culture. Kasi, dahil sa principle na biblical. Okay. It so happened na ginawa nila Abraham yun. At kultura nila bilang mga Hudyo. So, yun ang titigdan natin doon. Hindi natin i-deny na cultural ito. Ngayon, i-deny ba natin na pag sinabi nila na, iba kultura namin? Hindi. I-acknowledge natin, iba talaga kultura natin eh. Iba kultura nila. Pero, ano yung, bakit kaya ganoon yung kultura nung panahon nila Abraham? Kasi nakabase siya sa biblical culture. So, hindi na siya cultural appropriation lang na kasi ibang panahon natin ngayon eh. Modern times ngayon, hindi na to applicable sa atin. Bakit? Eh, same naman yung sin na kinakaharap natin. Yung panahon ba nila, hindi same sin yung nilalabanan nila? Sin ng fornication, adultery. Same rin naman ngayon ah. Do we think we have a better solution to battle those things? If you have a better solution, please tell us. Pero kung nakita natin na yung biblical principle is tailored fit para sa tao, na bakit ganito, hindi man siya step by step, pero principled na merong pinapakita na dapat gawin, napakaganda nun. No? So, hindi yung i-appropriate natin sa kultura lamang o yung kultura natin ipapasok natin dito. So, para sagutin nyo, kung may magsasabi na iba na yung panahon ngayon, I agree. Iba na. Kaya nga dapat lalo nating i-uphold yung biblical principle kasi pabago-bago yung panahon. Pero yung prinsipyo, hindi nagbabago. So, ibabase mo
yung iyong pananampalataya, pati yung actions mo sa hindi nagbabagong prinsipyo kesa sa nagbabagong kultura. Okay? Ulitin ko ha, ibabase yung action sa hindi nagbabagong prinsipyo at pananampalataya kasi pabago-bago ang kultura. Mas delikado yung yakapin mo yung pabago-bagong kultura. Ala yun. Maging ano yun, detrimental sa future. Diba? E paano kung next year sa kultura natin, eh pwede na ang pedophilia. So okay lang. Diba? Ganun na mangyayari. Powers ng powers yung nangyayari. Ayan. May follow-up? Sabi po ni Roberta Season, ewan ko kung si, actually si Dennis, pato or si Roberta, holiness ng marriage at pagiging prepared, hindi pwedeng i-define ng culture. Okay. So our faith, our practice is not defined by culture but by the principles of scriptures. Okay? Ayan. So may tanong pa? Kung, ayan, Brother Miman, meron ba? Wala na. Okay. Si Dennis daw yan. Okay, kung wala na, tayo yung mananalangin. Pwede bang lahat tayo mo? Tayo mananalangin. Aming Ama, salamat po sa oras na ito na pag-aralan namin yung salita. Salamat o Diyos dahil kayo ay mabiyaya sa amin na kahit may mga hindi kami lubusang naintindihan, meron kang prinsipyo na in-uphold sa scriptures, Panginoon, patungkol sa mga bagay na ito na napakahalaga sa amin. Dalangin po namin sa aming pong kongregasyon at soon to be church, Lord, ay ma-uphold namin ang marriage na may pagpipitagan with reverence to your name at higit sa lahat, Lord, yung mag-glorify namin ang pangalan mo sa mga relasyon namin, O Diyos. At sa mga nag-struggle, Lord, sa mga kasalanan regarding yung intimacy, yung itong pursuance ng marriage, Lord, sa mga isip pa lang namin, Lord, nga sa mga action, Lord, hilaan yung managumpay kami, Panginoon. May tama itong mga bagay na ito at ma-uphold namin yung prinsipyo ng iyong salita. Salamat o Diyos, maging sa aming pagsasalusaluhan, pagpalain niyo po ang naghanda ng mga pagkain na ito. Pangamang dalangin sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Thank you brothers and sisters and happy Lord's Day. God bless. See you later ulit.